Grabe, napagod ako. Medyo masakit din yung katawan. Tumatanda na eh. Yung dalawang kulit bulilit ko kasi, si Danik at si Daniel, nagayang mag-sledding. Dito lang, sa gilid ng bahay, literally. So, syempre, sinumahan ko. Syempre, masaya ako nakasama sila. Pagkatapos mag-sled, naglaro pa kami sa snow. Nakakapagod at nakakagutom. Tingnan nyo, pagkain na naman iniisip ko, no? Kaya naman, para sa episode na to, meron tayong isang espesyal na ulam na lulutuin. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Van Jomerano. At para sa araw na to, magluluto tayo ng humba. Special to dahil ito yung Bisaya version. Yung kumpletong lista ng mga ingredients, pati na rin yung recipe, makikita ninyo sa description ng video na to. So bago tayo mag-umpisa magluto, ihanda muna natin yung mga sangkap. Kailangan natin ng sibuyas at ng bawang. Ito yung tinatawag na bumbay, dahil nga Bisaya version, at yung ahos. Okay, so ano gagawin natin? Hihiwain lang natin itong sibuyas. Chachop ko lang. Yon. Itong bawang naman, ito lang oh. Yung puwitan lang ng kutsilyo. Ginagamit natin pang crush. At sa pag-chop naman, kahit na malalaking hiwa, okay lang. Yan, okay na to. Itatabi ko lang muna itong bumbay at ahos o yung sibuyas at yung bawang. Tapos niyan, iahanda naman natin yung salted black beans, pati na rin yung ilalagay natin yung banana blossoms o yung puso ng saging. So dito muna tayo sa salted black beans o yung tinatawag natin na tause. Galing to sa lata. Lalagay ko lang dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ginagawa ko. Binababad ko muna kasi ito sa tubig pagkagaling sa lata. So may laman niya na tubig, itatapon lang natin. Pagkatapos, nilalagyan ko lang ng tubig itong lalagyan at hahaluin ko lang. Maalat kasi masyado itong salted black beans. So kapag niluto natin ito nang hindi binabanlawan, baka naman maging sobrang alat yung niluluto natin. Kaya binababad ko lang sa tubig. Ididrain ko itong tubig maya-maya bago natin ilagay itong tausi. Next, ito naman. Ito yung tinatawag natin na banana blossoms. O yung bulaklak ng saging o yung puso ng saging. Okay? So ito yung nakapackage na. Kaya may mga preservatives na kasama yan. So kapag ganito yung gagamitin ko, same thing. Kukuha lang ako ng isang bowl. At ililipat ko lang doon dito. Tapos ibababad ko rin. Pagkababad, babanlawan ko pa to. Para talagang sigurado tayo na natanggal lahat ng preservatives. At habang binababad, syempre lalambot din to. So yung kagandahan dito, no? Pag pre-prepare natin in advance, talagang sigurado tayo na ready na to once na kailangan na natin ilagay. At syempre, dahil nga humba ito, kailangan natin ng pork belly. Okay? Pork belly o liyempo. Yun yung gagamitin natin. Hinihiwa lang natin ito into cubes. Siguraduhin lang natin na nalinisan mabuti yung liyempo. Ito yung pinakahuli kong hinihiwa. Syempre, unahin muna natin yung gulay para hindi sila makontaminate. Yan, hinihiwa ko lang ito into cubes. So nasa sa inyo kung gaano kalaki yung gusto ninyong hiwa. Yan, halos ready na tayo. Ngayong nahiwa ko na lahat ng pork belly, ready na tayo para magluto. Hindi na natin kailangan gumamit ng mantika para sa recipe na to. Dahil i-extract natin yung fat o yung mantika galing dito sa taba ng baboy. Yun yung ipanluluto natin. Ang una kong ginagawa ay nagpapainit lang ako ng isang pan o ng isang wok. At once na mainit na, ibig sabihin yan, pwede na natin ilagay ng diretso itong liyempo. Isi-sear lang natin ito hanggang sa mag-brown na yung liyempo. At habang nangyayari yun, na-extract na yung mantika mula dito. So ito lang yan. Kukuha lang tayo ng liyempo, diretso na natin.
Huwag muna nating lahatin, eh. Para maluto ng pantay-pantay ito. Yan, after mga 1 to 2 minutes, iinit uli itong ating lutuan. Kaya natin hindi pinagsasabay-sabay dahil kapag nilagay natin lahat ng liyempo, bababa bigla yung temperature. Gusto natin mainit na mainit yung lutuan. At this point, bumalik na naman yung init na ito sa grado. Kaya pwede ko nang dagdagan. Actually, ilahat na natin. Medyo may katagalan itong proseso na to. Kaya naman napaka-importante na malakas yung heat na gagamitin natin. Pagkatapos sa mga 3 minuto, ito na yung magiging itsura na yan. Pero kulang pa. Kaya kailangan pa natin itong i-sear hanggang sa makapag-extract tayo ng enough na mantika. At dapat medyo golden brown na rin yung kulay nitong pork. Makalipas sa mga 19 minutes ng pag-sear, eto, na-extract na natin yung mantika at golden brown na yung kulay ng liyempo. So, eto yung gusto natin mangyari. Medyo may katagalan na ng konti, pero sulit naman to. Tatanggalin ko lang muna yung ating fried na liyempo dito sa ating lutuan. Itatabi ko lang muna. Meron lang ako dito ang tinatawag na spider strainer para mas marami tayong makuha at tumulo rin yung mantika. Itong mantika na na-extract natin, yan o, di ba? Ang dami. Kita nyo naman, kukuha lang tayo ng mga 3 tablespoons dyan. Pero yung iba hindi natin tatapon, itatabi natin yan. Magagamit pa natin na panluto yung mantika na yan ng ibang putahe. Dahil nandyan lahat ng lasa. At yan eh, kita nyo naman yung nakuha nating mantika. Meron pa tayong mga 3 to 3.5 tablespoons na iniwan dito sa ating wok. Itatabi ko lang to. Yan, pinapainit ko ulit itong wok dahil oras na para igisa natin itong sibuyas at bawang o yung bumbay at yung ahos. Diretso na natin to. Pinagsabay ko na eh. Igigisa ko lang to hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At habang nangyayari yan, mapapansin niyo yung bawang nagbabrown na yan ng konti. Ilalagay ko na itong pork. Haluin natin kagad. Paborito nyo rin ba itong humba? Siguro yung mga kaibigan nating mga Bisaya, syempre ang sagot, oo. Baka naman pwedeng paki-comment kung saan kayo sa Pilipinas, kung saan probinsya. At meron ba kayong mga special memory sa humba? Pa-share naman. At ano yung reason kung bakit nyo ito paborito? Yan, okay na to. Maglalagay lang ako ng toyo. Pag sinabing humba, syempre dapat may toyo yan. Ahaluin ko lang. Siguraduhin lang natin na na-distribute na yung toyo dito sa mga pork pieces na nasa ating lutuan. At maglalagay din ako ng suka. Konting-konti na yung suka. Huwag nating dadamihin dahil magiging adobo na to. Diyan muna natin na uminit yung suka. At kukunin ko lang yung isang ingredient pa na kailangan nating ilagay sa humba. So ang ginagawa ko, tinutuloy ko lang yung pag-isa hanggang sa mag-evaporate na yung toyo at yung suka na nilagay natin. At this point ay ilalagay ko na itong ating
clear soft drinks o yung lemon lime soda. Gamitin niyo yung paborito ninyong brand ng soft drinks, ha. And again, yung kompletong recipe makikita ninyo sa description ng video para hindi na kayo lumayo pa at para mag-guide kayo accordingly. Hahaluin ko lang muna to at papabayaan lang natin kumulo. Para mas mabilis na kumulo, takpan muna natin. At habang nag-aantay tayo na kumulo ito, kukunin ko lang yung magpapasarap pa dito sa ating humba. Siyempre, yan ang ating Noor pork cube. Lagi akong gumagamit nito kapag nagluluto ng humba kasi yung lasa ng pork, hindi naman talaga natin makukuha yan sa sandali ang luto. Eh, dapat matagal, di ba? Kung wala tayong oras at tatagalan natin ang pagluto ng pork, paano na yan? Buti na lang merong Noor pork cube dahil isang peraso lang nito, mabibigay na yung sarap at yung buong-buong lasa ng pork. Kaya naman gumagamit ako nito sa humba. So yan, nag-umpisa ng kumulo. So once na kumulo na, tatanggalin ko lang muna yung takip. At idiretso na natin ilagay itong pork cube dito. Haluin ko lang. Yan. Ganyan lang kasimple. At pagkatapos, mag-aantay na tayo. Tatakpan ko uli, i-adjust ko lang yung init sa low. Kasi yung pinakamahinang apoy, mas maganda kasi na unti-unting naluluto yung pork hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Pero ang gagawin ko muna dito, lulutuin ko lang muna ito ng mga 35 minutes. At pagkatapos na itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa maging sobrang lambot na nitong ating pork. Haluin ko lang muna. Kaya kita nyo naman, malambot na nga. Pero sasampulan ko pa rin para sigurado. Kulang ako ng pork. Okay na, malambot na. Pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients. Mainit pa. Ito na muna, maglalagay lang muna ako ng paminta. Ito yung buong paminta na krenash ko lang, yung whole peppercorn. Para sa akin, mas okay to. Mas malasa. At isasabay ko na rin ilagay yung asukal. Ito ay dark brown sugar. Haluin ko lang to. Halos patapos na tayo actually. So naalala nyo kanina yung tausi na binabad natin sa tubig. Na-drain ko na yung tubig. So, eto na yon, salted black beans. Isama na rin natin. At ang pinakahuli ay yung banana blossoms o yung puso ng saging. Puso o bulaklak ng saging, kung ano man yung gusto nyo itawag. Walang problema. Eto na yon. So ang ginawa ko, binabad ko sa tubig kanina. Pagkatapos nun, hinugasan ko lang pagkababad. Pagkatapos, binanlawan ko. Malinis na to at siguradong wala na itong mga preservatives. Natanggal na natin, kumbaga na banlawan na. Hahaluin ko lang muna. Hindi na natin to kailangan lagyan pa ng asin. Dahil nga may toyo na kanina, meron pa tayong salted black beans. So tingin ko tama-tama lang to. Yan, tatakpan ko lang. Iluluto ko na sa medium heat. Ang sarap nitong humba sa kanin. Kanina pa ako nagugutom eh. Napagod ako sa labas kaya sigurado, mapaparami na naman ang kain ko nito. So antayin lang natin. Pagkatapos, ililipat ko lang ito sa isang serving plate. Habang nag-aantay, niready ko na yung nilagyan natin. Yung plato, nilagyan ko lang ng dahon ng saging. Diba? Para mas maganda naman tingnan. Mas nakakaganong kumain yan. I-check ko lang to. Yeah, okay na. Oha, tingnan nyo. Yan ang humba.
Ito na ang ating humba Bisaya version. Tara na, tikman na natin to. Tara, tikman na natin to. Wala ko ng kutsara. At gusto ko medyo mas maraming sabaw pa. Di ko alam, siguro ako lang. Pero sigurado ko sa inyo, di ba? Mas, yung iba sa inyo mas ginaganaan kapag naglalagay ng sauce sa ibabaw ng kanin. Isa ba kayo sa mga yon? Kung isa kayo sa mga yan, comment naman kayo. Tapos sabihin niyo kung bakit mas masarap kapag sinasabawan yung kanin. Tikman na natin. Ang ganda ng texture ng pork. Napakalambot sa loob. Yung labas, ang ganda na itsura. Hindi siya mukhang sabog. At yung lasa, manamis na mis. Sobrang lasa. Ang sarap. Tamang-tama lang din yung alat. Paborito ko rin dito yung banana blossoms. Kasi nga, naalala ko dito yung paksiw na pata. Halos pareho ng lasa. Kula ko ng serving fork na maliit. Sok pa kasi nung banana blossoms. Tapos samahan natin ang pork. Ito muna. Nakita niyo yun, di ba? Humihiwalay niyo yung taba sa sobrang lambot. Kaya gamitin ko na itong fork dito sa akin. Hindi ko na siya gagamitin na serving fork. Wow. Napaka-sinful nito eh. Dahil itong taba, hindi ko na siya balak kainin. Kaya nga, hiniwa ko. Pero nung natikman ko, napaka-lambot. Talagang natutunaw na sa bibig ko. Minsan na naman. Wow. Ang sarap. Dun sa mga kaibigan natin na mga Bisaya, ganito rin ba yung version ng pagluto ninyo ng humba? Kung medyo may pagkakaiba, baka pwedeng pakishare naman. Hanggang dito muna tayo ha, baka makita nyo kasi yung totoong katakawan ko. Sigurado marami pa akong makakain dahil, alam niyo yun, sobrang gutom eh. Ito mo, dumiretso na kagad sa kawali nung salutuan. So yan. Kung meron kayong mga katanungan, feedback, suggestions, sa comment section lang tayo ha, mag-send lang kayo ng comment. At gusto ko rin malaman kung taga saan kayong parte ng mundo. So, i-type nyo lang kung saan location ninyo at yung family name para din at least minsan ano, kapag may oras tayo, mabati man lang natin. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo ulit sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli!